Pusan niyo na dahil unti-unti nang nawawalan ng tiwala, hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mas maraming kasundaluhan. Tinawag na sinungaling at walang kwenta ang hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner Jr. matapos ang kanya naging testamento na solido pa rin ang relasyon ng AFP sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos kasunod ito ng mga naging banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Matatandang umani ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng Vice Presidente kung saan isiniwalat nito na minsan na pala siyang ipinapatay ng ilan sa mga tila ganid sa kapangyarihan at hindi daw dito nangialam ang AFP kahit na nasa panganib ang buhay ng Vice Presidente. Mas naalarma raw ang Vice President na si Inday Sara ng pati ang kanyang pamilya at mga taga-opisina o ang mga opisyales ng Office of the Vice President ay dinadawit na rin sa banta. Dahil dito, pumalag na ang mga retirado at maging kasapi ng Armed Forces of the Philippines na alam ang tila katiwalaan hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa buong kasundaluhan. Nagbanta rin ang ilan sa kanila na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, hindi raw sila magdadalawang isip na kumalas at ipaglaban ang konstitusyon ng bansa. Ayon sa open letter ng isang concerned citizen na isiniwalat ang kasinungalingan ni General Browner matapos tanggalin di umano ang mga security personnel ni Vice President Sara Duterte, an open letter to the Chief of Staff at Armed Forces of the Philippines. This letter concerned your recent interview in which stated, "I just want to clarify that the reason why we are doing this, relieving VPSPG personnel, is because we receive a subpoena from the Philippine National Police. An investigation will be conducted to the members of VPSPG. We do not yet know the specifics of this case or the investigation, but because of the subpoena, it means they are unable to perform their duty to protect and secure the Vice President. This is why we are temporarily pulling them out and replacing them." Sir, why would you claim that your own soldiers failed in their duty to protect and secure the Vice President, basing this assertion solely on a subpoena? A subpoena at best is an invitation to provide evidence, not proof of guilt. Even you admitted during the interview that you still do not know the specific of the case or the investigation. So why were you quick to prejudge your own soldiers? Since when did a subpoena equate an evidence of guilt? If the subpoena were the truly reason for this mass relief, why relieve over 350 personnel, most of whom were not even on duty that day at the House of Representatives? This action appears less like a response to the subpoena and more like a calculated move to disempower the Vice President's security detail. A move that echoes her early warnings about efforts to undermine her safety. Now, ask yourself, what exactly did your soldiers fail to do in this incident? Were they supposed to dictate what the Vice President should say, how she should act, or what decisions she should make? No, their job was to ensure her safety, and that is precisely what they did. A high-ranking government official was put in danger, someone you are mandated to protect and secure. The viral video of the incident speaks volumes. It shows a police officer recklessly attempting to close the ambulance trunk while the Vice President stood directly in front of it. If not for the quick intervention of your PSPG personnel, the Vice President may have been seriously injured. Yet instead of commending them for their vigilance, you decided to replace all of them, blaming them for supposedly failing in their duties. If anyone failed in this situation, it is not your soldiers, it is you. It is your responsibility as their leader to stand by them, especially during times of crisis. Instead, you abandon them to political intrigues and sacrifice their reputation and morale. This evidently sends a demoralizing message to the every organization you claim to protect and lead. It is time to reconsider your actions, sir. Leadership requires courage, not just to command but to defend those under your care.
Your soldiers deserve your loyalty and support, not premature judgments. They need a leader who stands firm in the face of baseless accusation, not one who capitulates at the first sign of political pressure. Respectfully, a concerned citizen. Uncle, ayon sa naging open letter, tila hindi lamang pala ang close insecurity ni Vice President Sara Duterte ang tinanggal di umano ng Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni General Browner Jr., kundi maging ang 350 personnel na hindi naman nakaduty noong panahong nangyari ang insidente sa House of Representatives, ngunit tila tinanggal rin ang mga ito na di hamak nakakahalata na raw ang tao kung bakit raw ginagawa ito ng liderato ng sundalo. Ayon sa kanila, hindi raw makatarungan ang ginagawa ng hepe ng Armed Forces of the Philippines kung saan tila sa halip na mas protektahan ang seguridad ni VP Sara, mas lalo raw di umanong pinapahalata nito na may balak silang masama sa Vice Presidente. Dahil dito, tuloy ang kinahiyaan ng mga retired general ang hepe ng AFP na si General Browner, at nag-post pa rito ang retiradong kasapi ng AFP na si Orlando De Leon. Ayon sa kanya naging pahayag, "I am officially calling General Romeo Browner a coward who throws his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck. Mr. Browner, you don't deserve your designation as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. No wonder that you avoided hazardous duty all your life because you lack the wherewithal to lead, much less to uphold the morale of your troops. You are nothing but a booth-licking four-star disgrace." Unquote. Nakakahiya nga raw talagang totoo ang general at hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner matapos palabasing tila wala raw silang ginagawang mali sa mga opisina, partikular na sa mga security personnel ni VP Sara, gayong hindi naman raw maloloko ng nasabing general ang taong bayan maging ang mga retiradong kasundaluhan. Ilan sa kanila ang nagbigay na ng pahayag na kung ano man ang mangyari kay VP Sara, muli silang magbabakbakan at hindi magdadalawang isip na patalsikin ang mga likong opisyales ng pamahalaan. Mas naging balpa ang maraming netizen nang isiwalat mismo ng former presidential legal adviser at abogado de campanilyang si Attorney Salvador Panelo na may mga lumapit na kay former President Rodrigo Duterte na mga sundalo noon at ngayon, at ayon sa kanya, magsabi lamang raw ang dating pangulo at anumang oras handa silang protektahan at ipagtanggol ang tao. Panoorin ang full video kung saan maging retired army na si Dado Enrique. May babala na sa gobyerno na kapag may nangyaring hindi maganda sa ikalawang pangulo, tiya magkakagulo ang maraming Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating maraming, Presidente? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? OED, ano pa? Ano po? OED, mag-take over sila. AFP, tigil nyo na to. AFP, PNP, tigil nyo na to. Kasi kalaban nyo kami. Kalaban nyo kami. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi kayo mananalo. Kayo tumayo para sa taong bayan. At ipakita nyo tatayo kayo para sa taong bayan. Kasi pag ang taong bayan lumabas sa kalsada, lahat kami lalabas sa kalsada. One time, big time!